May epekto nga ba sa ekonomiya mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Duterte sa ASEAN meeting at hindi pagkakatuloy ng pagpupulong nila ni US President Barack Obama? Para talakayin po niyan ay makakapanayan natin si Astro Del Castillo, isang financial expert at Pangulo ng First Grade Finance Incorporated. Magandang umaga po, sir. Kata, magandang umaga sa ating mga kababayan. Sir, ano po ang inyong nakikita na sanhi nitong pagbaba po ng performance ng Pilipinas sa stock market? Nabawasan nga ba talaga ng kumpiyansa yung mga investors na mamuhunan dito sa ating bansa? Tingin po natin ang rason talaga, no? More on external concerns, no? Dahil po may indikasyon na talaga medyo mahina pa rin ang ekonomiya ng Amerika, no? Sa kadahilanan ito, no? Dahil isa po sa pinakamalaking trading partner natin na Amerika, ito po ay nag-spill over rin sa kumpiyansa sa merkado at sa piso, no? Tingin rin po natin kaya bumaba ang merkado dahil tama po yung nabanggit ng isang kasamahan namin, no? Na talagang overvalued na rin yung mga stocks, no? Pangatlo, siguro po nahaluan na rin balita po na mahaba ang weekend, no? Alam niyo ang mga fund managers ayaw niyang naiipit ang pera nila sa isang mahaba na weekend. Sa Lunes po kasi ay wala tayong pasok. Kaya po yung mga ibang fund managers medyo nagsishift muna ng pera or ng kanilang hot money sa ibang merkado, no? At pang-apat na lang po siguro, no, yung tingin po namin negligible naman talaga yung commentary ng ating presidente, no? Kasi po yung mga ibang fund managers, mga hindi rin po sanay sa mga diskarte ng or statement ng ating presidente, kaya siguro po nakita po natin nung araw na iyon, yun po yung pinaka malaking foreign selling, no, during that day for the year. Ibig sabihin po nito, ito po yung net foreign selling na yon, ito po yung mga malakas po ang benta ng mga foreign fund managers during that day. Nagkataon naman po siguro. Mm-hmm. So again, ang bottom line, hindi tayo naniniwala na yun ang rason, no, yung statement ni Presidente. Nahalo na lang po doon sa mga ibang hindi magagandang balita coming from abroad and also here. So we expect that by next week ay mag-i-improve din naman po ito, sir? Tama po. Tingin po natin mag-bounce back na yan, no? Very confident pa rin kami, Kara, no? Kasi ang ganda pa rin ng fundamentals, eh, no? Hindi lang mga local economists ang nagsasabi, no? Pati mga foreign fund managers, foreign economists. Sinasabi talagang our fundamentals are really that good, no? Meaning maganda pa rin yung ating OFW remittances, no? At BPO revenues na tuloy-tuloy na nagpapalakas sa ating ekonomiya. Mm-hmm. Ang interest rates at ang inflation ay mababa pa rin, no? Na nakaka-attract talaga ng investments. Pero ang pinaka-importante, yung seryosong reform na talagang ini-implement ng gobyernong ito, no? Na talagang kinakatuwa ng mga investments, lalo na ng mga foreign direct investors. Pero sir, ito pong American Chamber of Commerce, naglabas po sila ng pahayag na nababahala raw yung ilang mga investors na Amerikano tungkol po sa rule of law dito sa Pilipinas, kaugnay po dito sa maraming mga napapatay dahil sa kampanya kontra droga. What is your opinion on this? Dapat lang po i-address natin yung concern na yun. Tingin naman po natin, it's really talagang kailangan mag-communicate lang ang government ng tama sa publiko, lalo na dyan sa mga Chamber of Commerce niyan, mga groups na concerns sa nangyayari. Kailangan i-emphasize talaga nila, this is not state-sponsored. No? Ito namang mga ito, kaya naman siguro may EJK or so-called killings na hindi sanction ng state ay sila mismo yung mga drug lords, drug pushers ay nagpapatayan dahil magsusumbungan at may maapektuhan ng mga opisyalis, no? Kailangan lang bigyan talaga ng seryosong concern ng gobyerno kung paano i-communicate ito. Hindi lang sa foreign, no? Lalo na sa ating mga kababayan. Naniniwala naman tayo na hindi to state-sponsored. Walang malaking kampanya na talagang basta na lang pumatay at tapakan ang ating mga karapatan, no? Pero just the same, concerning tayo. Yung concern ng American Chamber of Commerce, concerning naman ng business, sana nasa proseso. Kasi, naniniwala, yes. Kasi sir, problema sa atin kapag nag-pull out yung ng pera yung mga investors. Correct, tama po yan. Isa po sa malaking trading partner natin ng US, no? So talagang challenge yan, hindi lang sa gobyerno, pati sa aming mga kasamahan nilang sa business na i-communicate sa kanila na itong war na to is hindi naman basta-basta natatapakan yung
proseso. Kailangan talaga ano, makiisa rin tayo sa gobyerno, no? Kami rin, sinasabi namin sa ating mga miyembro, sa aming mga empleyado, no? Mm-hmm. Na pag na-experience sila itong mga search na ito, no? At may na-uwit na silang pinatay ng mga otoridad na hindi naman karapat-dapat, magsumbong sila, no? Para maging successful itong campaign na ito against drugs, dapat meron rin kooperasyon ng ating mga kababayan, no? Sinasabi po ng ilang financial analyst na kayo na rin po nagsabi na may iba't iba pong dahilan sa pagbaba ng Philippine stocks. Ulitin lang po natin, sir. So sinabi nyo, kasama na dito yung mataas kasi yung halaga nito masyado nung time ng election. So parang tinatama lang niya ngayon yung halaga. Ano pa po yung mga ibang pong dahilan po? Pangalawa po kasi ay yung Amerika po, naglalabas ng economic data na medyo mahina pa rin yung ekonomiya niya, no? Umaasa po kasi tayo na magpa-bounce back na yung kanyang ekonomiya. Eh. Mm-hmm. So dahil po ang Amerika, isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, medyo naapektuhan po ang sentimento sa mga merkado, no? So naapektuhan din po tayo dahil isa po sila sa biggest trading partner natin, eh. Pag mahina ang ekonomiya nila, medyo na may kaunti rin epekto po rin sa atin dahil isa sila sa biggest trading partner natin. Mm-hmm. Pangatlo po, yung wala nga pong pasok next mahaba po yung weekend. Yes, oo. So yung mga fund managers, alam mo, trabaho niya, pinapagod yung pera, kare, no? So pag may bakasyon, hindi nila mapapagod yung pera. So yung mga foreign fund managers, nag-dipat rin muna ng pera sa ibang merkado, no? Dahil mahaba nga yung weekend natin. Hmm. Tingin natin, babalik na lang yan once na regular na ulit yung trading days natin. Okay. Pero sabi niyo nga po, ang Amerika ang isa sa mga pinakamalaking trading partners ng Pilipinas. Gaano kahalaga na ma-maintain natin yung ating magandang relasyon sa kanila? Kasi kanina may na-interview lang kami na political analyst na ina-underscore niya yung importance ng diplomacy, lalo na sa mga international events katulad ng ASEAN. Tama po, no? Napaka-importante po. Hindi lang Amerika, no? Kahit ibang bansa po, na talagang maganda ang ating trade relationship. However, talagang Japan po ang unang malaking trading partner natin, sunod ang Amerika. Napaka-importante po na maayos ang ating relasyon, no? So sana po yung mga advisors ni Presidente, maiayos rin yung mensahe ng ating presidente sa mga ibang head of states at ibang karelasyon natin na bansa, para naman mas maganda yung ating talagang pag-uusapan, which is trade, no? And then peace and order if ever, no? It will be very helpful, no, if we have talagang nagkakausap sila ng maayos rather than hindi agad na magandang umpisa, no? Okay. Maraming salamat po sa inyo, Astro Del Castillo, isang financial expert. Salamat, maraming sir. Maraming salamat, Cara. Mabuhay po kayo.